Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari. Walang ano-ano ay kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya'y maningning na gaya ng mahalagang batong aspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 na trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda, puti ang kanilang kasuotan, at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leyon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tiga-anim na pakpak ang 4 na nilalang na buhay at tatad na mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono
at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, "Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka, Poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos na yun. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tag-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salaping ninyong ginto ay nagtubo ng sampu. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin.
yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalahain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong 15 ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka ng 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong 15. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang palagi ako mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko hinahasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang iyong 15? Pagbabalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo ang 15 at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 15, wika nila. Sabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tukol naman sa mga kaaway kung ayaw akong maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan magandang tignan sa sarili natin. Ang tingin ba natin sa sarili natin ay ganito na lang tayo? Wala na tayong kakayahang lumago. Ito na lang ako. At siguro ito yung pinanggagalingan nung alipin na ibinaon sa lupa yung ginto na binigay sa kanya. Ang sabi niya, yung amo ko mahigpit, wala na akong magagawa, ganito na lang, itatago ko na lang. Bahala na. Minsan aminin natin sa ating mga Kristiyano, minsan ay yung ganitong pag-iisip ay pumapasok din sa puso natin at iisip. Na iniisip natin, ganito na lang ako, wala na akong magagawa. Ito na lang yung meron ako, wala na akong magagawa. We find ourselves in that helplessness. At ito rin yung karanasan ng katiwala at alipin na ito. He thinks that he is helpless dahil may pit yung amo niya. Kaya sabi niya, ibabaon ko na lang ito. Wala na akong gagawin. Wala na eh. Ganito lang talaga ako. Pero maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano na makita na lahat tayo may kakayahan na lumago. At ang isang mabuting katiwala ay yun ang kanyang iniisip. Paano ako lalago at ano yung binigay, pinagkaloob sa akin ay paano ko palalaguhin. At siguro ito yung ginawa ng mga alipin na iba eh. Kung anong pinagkaloob sa kanila, gumawa sila ng paraan para yung pinagkaloob sa kanila ay lumago. Tayo rin bilang Kristiyano ay pinagkalooban din ng Diyos. Pinagkalooban ng biyaya, pinagkalooban ng talento. Pero magandang tanong, what do we do with the blessings and the talents that we receive? Anong ginagawa mo? Pinapalago mo ba? Pinapayaman mo ba? O sinasabi mo na lang, wala eh, ganito lang ako eh. At siguro maganda sa atin bilang Kristiyano at ganoon din sa pagdinilay natin sa Ebanghelyo na pinagpapala na ng Diyos ang taong pinagkalooban at pinagyaman yung pinagkaloob sa Kanya. Kung ano man ang pinagkaloob sa atin, iba-iba ang binigay sa atin ng Panginoon, hindi pare-pareho. Kaya kung titignan ninyo sa ating Ebanghelyo, magkaiba yung binigay sa mga alipin niya.
May lima, may tatlo, may dalawa, may isa. Iba-iba ang kaloob, pero yung pinagkaloob, dinoble nila. Maliban lang doon sa binigyan ng isa. Kaya sana makita din natin sa buhay natin that we always have that capacity to grow. May kakayahan tayong lumago, may kakayahan tayong palaguhin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, may kakayahan tayo na ipinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay pagyaman din natin. Ang tawag doon ay pagiging mabuting katiwala. Pinagkatiwalaan, at yung pinagkatiwala ay pinagyaman at pinalago. At sana ito rin yung tahaki natin bilang mga Kristiyano, na bilang isang mabuting Kristiyano, tayo rin ay isang mabuting katiwala ng Diyos. Katiwala ng kanyang kabutihan, katiwala ng pananampalataya, katiwala kung saan binibigyan niya tayo ng iba't ibang talento na pinayayaman at ginagamit din natin sa paglilingkod sa iba. Amen. Na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan. May pagpipitagan tayo manalangin sa Kanya. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao, naway makibahagi sa kayamanan ng lupa, ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay, upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse at yaong mga nasa profesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Salamat ng puso.
salamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang
ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag mag-ingalay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay mag-iiwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pagpaalala sa anak mong mahal na nagutos sa aming ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng Iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.